syempre, sino ba naman yung afam na magkakagusto sa babaeng suplada, sa babaeng puro arte. Puro arte na lang talaga yung alam niya. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Humolas TV. Mga kapeeps, Humolas TV, subscribe ka na. For today's vlog is, isishare ko sa inyo yung mga bagay na gusto ng mga afam maliban sa itsura mo. Itsura. So, check it out! A few moments later. So, ayun, let's start. Number one, isang bagay na gustong... Ito yung mga bagay na share ko, ha, na based sa aking experience and my own opinion, ito yung mga bagay na share ko sa inyo na maliban sa itsura, maliban sa face mo, is ito din yung mga bagay na gusto ng mga afam. So, let's start. Number one is yung mga babae, yung babaeng masarap magluto. Kahit exotic na beauty pa yan, mga peeps, ha? Basta masarap kang magluto. Naku, pasok sa banga, girl! Sabi nga nila, di ba, na away through man's heart is through his stomach. So, luto-luto na dyan, mga peeps. Alam nyo na. Pag nag-meet kayo ni afam, dapat kailangan nyo ding magpa-impress sa kanya, ha? Kailangan yung paramdam sa kanya na iparang prepared ka na para maging wife niya in the future. Kaya ayun, lutuan mo siya ng hindi naman kailangan na yung favorite food na yung favorite niya, yung favorite food niya yung lutuin mo. Kailangan basta lutuan mo siya ng mga Filipino food na hindi yung balot, ha? Basta, ipakita mo sa kanya na masarap kang magluto. Let's proceed. It's number two is yung babae ding walang arte. Maliban sa itsura mo, gusto din ng mga afam yung babaeng walang arte. Walang ka-arte-arte. Yung kapag, di ba, namamasyal kayo ng afam, syempre, yung mga afam, mahilig yung mag-explore. Lalo lang yung pag first time nila sa Philippines or first time nila sa isang lugar, mahilig talaga silang mag-explore, guys, dun sa... Kapag gusto niya i-explore talaga yung food. So, dapat wala kang arte din, mga peeps, ha? Kapag, ay, hala, sige, kainin mo. Hindi naman yung mga pagkain na panhisin din naman sa mga ganyan. Yung basta wala kang arte, isang malaking points na yan, points talaga, sa mga afam. So, doon na tayo sa number three. Number three is... yung babaeng, sinasabi ko na to dati mga peeps, yung babaeng nakakatawa, nakakadagdag siya ng nakaka-good vibes kasi kapag yung isang babae nakasama mo, syempre yung mga afam is mga maloko din yan. Mahilig yan sa mga babaeng nakakatawa, yung nagjo-joke na basta yung parang tanga minsan, Charlie mga peeps, ha? So doon na tayo sa number four is yung babaeng mabait. Syempre, sino ba naman yung afam magkakagusto sa babaeng suplada, sa babaeng puro arte. Puro arte na lang talaga yung alam niya. Syempre, maging mabait ka din. Ayaw na yung mga afam na yung mga babaeng gold digger, yung mga afam na bili mo ko nito, ganyan. Paano masabi? Yung babaeng mabait, siya, mga peeps, ha? Bali, big points din siya sa mga afam. So, let's proceed na sa number 5. Number 5 is yung babaeng natural. Natural kumilos, natural na mag-makeup, basta natural. Ipakita mo sa afam kung ano ka, kung ano kang klaseng nilalang. Nilalang talaga. Basta be natural kapag nagkita na kayong dalawa ni afam, guys. Huwag kayong magtago sa kung ano man, huwag mo itago sa afam. Ipakita mo sa kanya kung ano ka. Basta kung ano ka. Basta maging natural ka kapag nagkasama kayong dalaw ni afam. Kasi kapag yung word na huwag kang magpanggap, yun. Nahanap ko yung word. Huwag kang magpanggap, mga peeps, ha? Kapag magkasama na kayong dalawa ni afam. Kasi lalabas yung totoong ugali. Lalabas din yan. Hindi mo yan matatago. So, much better na maging natural ka lang talaga. So, doon na tayo sa number 6. Number 6 is yung babaeng maunawain. Maunawain na yung iniintindi mo si afam kapag hindi siya nakapag-online, kapag hindi siya nakapag-video call sa'yo. Hindi kung
kung ano-ano yung nasa isip ko kapag hindi siya nakapag-reply or kapag hindi siya nakapag-video call sa'yo. So, doon na tayo sa number 7, yung babae ding supportive. Supportive sa kung ano man yung mga plano ni AFAM sa inyong dalawa. For example, gusto ni AFAM na mag-retire sa Pinas and doon na kayo manirahan dalawa. Pero, ang problema, gusto mo naman na pumunta sa ibang bansa. Yun lang. So, pag ganyan, mga peeps, ha, is either susundin niyo yung gusto niya, Pam, or susundin mo yung gusto mo. Pero kung ako sa inyo, mga peeps, ha, ayon sa experience ko lang naman, kasi dati, pangarap ko din talaga na makapunta sa abroad, ganyan. Pero ngayon na nandito na ako, mas maganda pa din na nasa Pinas ka kasama yung afa mo. Pero hindi ako again sa mga ano, ha? Yung mga partner na nandito sa ibang bansa. Ayon lang sa experience ko, kasi kapag nagkasakit ka or kapag nanganak ka, malayo ka sa family mo, walang tutulong sa'yo. As in, walang tutulong sa'yo, mga peeps, bukod sa asawa mo. Paano pag nagtrabaho yung afa mo, hindi, ikaw lang mag-isa sa bahay na kung homesick ang aabutin mo. So, yun, basta. Hindi ako against mga peeps, ha? Baka i-bash nyo naman ako. So, doon na tayo. So, number 8. Number 8 is yung babaeng hindi siya doubtful. Ito yung sinasabi ko na kapag hindi nag-respond ng apam, kapag hindi siya nag-chat sa'yo, huwag nyong isipin na nakikipag-chat na naman siya sa ibang babae. Kung feel mo naman na ikaw na talaga yung pinili niya o ikaw na talaga yung babaeng pupuntahan niya sa Pinas. Ikaw na talaga yung babaeng pagkakasalan niya. Kung ramdam mo naman yun, mga peeps, ha? So, wala ka nang dapat pang ipagbahala, panghahawakan mo yung mga pangako niya sa'yo. So, doon na tayo sa number 9. Number 9 is yung babaeng matalino at madiscard. Hindi naman kailangan na sobrang talino. Hindi naman na pang Einstein yung pagkatalino mo. Basta magi-discarte ka din sa buhay, nakakaano siya, yung parang na-amaze yung, kahit hindi AFAM, na-amaze yung mga lalaki sa babaeng matalino at madiscarte sa buhay. So, last na tayo, mga peeps! Eto, relate ako dito. Gusto nila ng adventure pagdating sa bakbakan. Oy. Kahit anong klaseng adventure, basta gusto ng mga AFAM na ganyan, mga peeps. Though hindi naman lahat ng mga AFAM is ganito, pero halos, ano siya, halos ilang percent ba? Bale, mga 70% na AFAM is gusto nila na adventure pagdating sa ganitong bagay. So, alam nyo na yan, mga peeps, ha?